Okay, so what is up guys? Now Frustraeder is back at it again with another Bitcoin update as always every day. No, kung mapapansin nyo ngayon is at 3:57 AM na ng May 23, ano na dito sa oras ko. So this video is going to be a catch-up video from yesterday May 22 kasi nga wala akong upload kahapon kasi walang power dito sa amin. And nung nakauwi ako is gabi na and then yun. Diba? Alam nyo na siguro kung anong ginawa ko kahapon. Diba? Sinend ko naman yun sa Telegram and syempre may mga ano tayo dyan paalala. Diba? So, as of right now, in the Bitcoin US dollar, in the 1 hour time frame, nandito tayo ngayon sa time frame na to. Diba? May bias tayo for this as a potential rising wedge or a bear flag. Pwede rin naman, diba? Sabi natin, no? So, again, hindi ko nire-recommend na mag-trade kayo off of someone's video kahit kanino pa, kahit pa sa pinaka-idol yung trader dito sa YouTube. Kasi, hindi nyo masasabi yan, no? Kailangan mag-invest kayo sa inyong mga sarili. At mag-aral ng maigi para marunong kayong mangisda, no? So, ayan. So, this trade is invalidated or this pattern has been invalidated. So, I think pwede ko na itong alisin. No? So, ano yung nakikita natin dito ngayon? So, dito sa 1 hour time frame, it is looking good, no? Dito sa 1 hour time frame, okay? It is trying to recover. Meron siyang volume, no? Meron siyang volume dito. Upon ito, pakita natin the price action is trying to recover. Meron siyang volume dito sa 1 hour time frame. Okay? Kung mapapansin niyo, buksan din natin yung RSI. No? So sa RSI, 'di ba? This one, okay? This one is a high and then a lower high, 'di ba? Potentially since di naman niya na-break itong ating recent high. So dito sa ating RSI, this is a high and then this one is a higher high. So anong ibig sabihin noon? That is a potential hidden bearish divergence. No, so the current trend though, 'di ba? I-zoom out natin. That is still a downtrending trend in my honest opinion, 'di ba? So napakita niyo na 'yan. So doon pa lang dapat inform na kayo or aware na kayo, 'di ba? So sa iba kasi hindi nila 'yan sasabihin, no. Gusto lang nila is 100k, 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 'di ba? Ang tagal-tagal na nila tina-target 'yan, pero look at Bitcoin right na kung nasaan siya. 'Di ba? So that is it for me in the 1 hour time frame, no? So sa 4 hour, check natin yung 4 hour. Kung mapapansin nyo, di ba, meron din tayong channel dito na ginawa. Siguro extend natin to. And we can say na nasa low pa rin siya nyan. Di ba? Honestly speaking, pwede naman tayo mag-adjust dyan. No guilt naman yan, di ba? Since this is still a valid one. Di ba? The support and resistance still nasa low pa rin siya ng ating channel na ginawa from the recent video natin. Yung last video natin ng May 21, di ba? And again guys, kung titingnan natin ng mabuti, no, it is currently in the 4 hour EMA50 and kung mapapansin nyo, ang lalaki ng wick niya dito sa area na to. Ibig sabihin, the 4 hour EMA50 is still active as a good resistance. Again, that is just based purely on my opinion, di ba? Ito, di ba, sabi natin sa 1 hour time frame may malalaking volume. Pero sa 4 hour, hindi naman siya impressive, di ba? Bakit? Kasi kung titingnan nyo, maliit yung volume, ang laki ng candle body, ang laki ng wick. Diba? Kasi laki na halos ng wick yung candle body. So, this one is a bearish candle for me. And if this is a bearish candle for me, diba? Nakikita natin yung mas sumusunod sa kanyang kandila. Tinatry niya mag-break above the 4 hour EMA50. But again, it lacks buying pressure to push it up. Diba? Hindi siya nagko-close above those area. No? But again, pwede niyang itest ng itest yan and eventually mag-break niya. Diba? Kung mapapansin nyo, pwede rin siyang gumagawa ng ganito. Diba? This is a good resistance, diba? Sa higher time frame, dito sa 4 hour. And then, this could be its support. Diba? Pwede siyang gumagawa ng triangle. Okay? Hindi natin masabi. But again, if this is going to be treated as a symmetrical triangle, siguro pwede natin kunin yung target niya by doing this. Diba? Pwede yan. And then, let's say, magkaroon ng bullish breakout. Target around the 30.5K. And if this is going to be a breakdown, targeting to around the 29.3K-ish area. Okay? So, siguro yun yung ating magiging bias since makakakita tayo ng rejection. Hindi lang dito, sa area na to, sa ating resistance ng ating channel, but also from this EMA50 that is called confluence. So, nagtanong sa comment, yun yung confluence. Kumbaga, nagtagpo sila or para silang nagkataon at some point nag-meet sila and they both acted as a strong resistance, di ba? So, yun siya. Yun yung nakikita ko. And kung mapapansin nyo rin dito sa ating 4-hour time frame, di ba? Meron na rin tayo dito nakikita na potential
hidden bearish divergence, 'di ba? Ito. Yan. Ayan, no? Ayan, pangit ng guhit ko. Pero yan, gumagawa na siya ng higher high dito. Malapit na. But again, tingnan pa rin natin kung ano mangyayari sa kanya. Diba? So, if gusto natin makita mag-break above to, dito sa ating resistance ng parallel channel, at dito sa ating EMA 50, again, gusto lang natin makakita ng volume spike. By volume spike, ibig sabihin gusto ko makakita ng malaking volume, no? Mas malaki dito, mas malaki dito, mas malaki dyan, mas malaki, mga ganito siguro. Gusto natin makita ng ganyan, but again, as of now, diba, if we are going to zoom out, diba, it is trying to recover, still trying to recover. But again, the volume is still decreasing, diba? Kaya maganda na tumitingin din kayo sa mas mataas na time frame para hindi kayo masyadong ma-mislead. Kasi sa lower time frame, baka talagang gawin kayo niyang super bullish. But again, hindi, kahit hindi pa talaga dapat yun yung oras para maging bullish, no? So, ganun yung nagagawa ng ano, yun yung tinatawag siguro na top-down analysis, okay? So, siguro kung umabot kayo sa part ng video na to, comment kayo dyan ng ano, uy, yun ata yung top-down analysis. Tapos, syempre, i-research nyo din para mas matutunan nyo. Okay? So, kung gusto nyo gawa ko siya na separate na video or thread sa Twitter, I think thread na lang sa Twitter, gagawin natin yan. No? So, dito naman tayo ngayon sa daily time frame. Diba? Sabi natin, dito sa daily time frame, meron tayong ini-expect or ini-speculate as a rising channel. Diba? Sabi natin, this could be a rising channel. And if this breaks down, diba? Sabi natin, if this breaks down, ito yung magiging target niya. Okay? So, yun yung target niya. This is around the 27.1K area. So, sabi natin, di ba? Na-reject siya dito, na-reject siya dito, di ba? Super low volume na yung recent candles, no? So, if this is going to close like this, di ba? And this was RSI, kung titingnan nyo, again, a new potential higher high na naman. But dito sa ating price action, if again, this is going to close like this, this is another potential lower high. So again, para siyang continuation ng hidden bearish divergence. But again, divergences is hindi lagi nagpe-play out, but most of the time. Pero hindi lagi. Okay? So huwag kayo mamimislead dyan. So tingnan natin kung mabe-break niya yung area na yan. So yan yung magiging ano natin, resistance dito sa time frame na to. Yung pulang liyan. No, tingnan natin. But again, if this hindi niya mabe-break yan, no, recently nakakita tayo ng hidden bearish divergence, 'di ba? Pinalaki niya pa 'yan bago siya nag-breakdown. 'Di ba? So kung hindi niyo napapansin 'yan, 'yan yung ayaw nating makita during a reversal, yung mga hidden divergences, kasi this one is a downtrending scenario and the hidden divergences are supports of the trend. So let's say if this is a downtrend, nakakita tayo ng hidden bearish divergence that supports the trend or parang continuation continuation signal in my opinion. But again, hintayin natin mag-play out. But again, kung ito ay mag-play out, I think this is going to be like this. Magiging mabilis yan. Diba? Daga sana, ika. Diba? Mabilis na mabilis lang yan. No? So, yun lang siguro for an update. No? Ingat na lang siguro. You can be bullish but don't get overly bullish. No? Alam nyo naman yung targets natin. Diba? So, I think guys, if you want to try trading with pinakamababang minimum, no, I think you should try it with BitYard's spot market kasi dito they are offering a minimum fee or transaction for as low as $5, no. And if you are an experienced trader and you are trading with leverage, no, I suggest you do it with BitYard's derivatives feature kasi hindi lang crypto yung pwede nating i-trade sa kanya but also commodities and forex. You can also do copy trading and start your mining early as now, no, kay BYD, which is BitYard's native token. If you're familiar with Binance has BNB while BitYard has BYD, no. So kung gusto niyo subukan na diyan sa ating description yung registration link, no, wag na kayo mahiya. So ito yung malaking tanong ngayon, ito bang price action ni Bitcoin this weekend is healthy, di ba? Maganda ba yon, no? So tingnan natin. So ito pala yung opinion ko, okay? Ito yung opinion ko. Diba? So currently Bitcoin is trading at around the 29.9k area. Around that area, no, round off na natin, 29.9k. So tumigil yung CME chart natin at the 29k area. So, no, ipagpalagay na natin na tumigil ito dito, no. So magkakaroon siya ng gap around here, the 29.9k. Yan, 'di ba? Pwede niyang i-fill yang gap na 'yan, 'di ba? So baguhin ko lang yung ano, CME gap. Yan. Let's say, no, halimbawa lang, hindi pa naman yung final since hindi pa nga nagbubukas yung ating CME gap, no, around 6:10 AM pa yan, di ba?
So if this is going to open na candle around the 29.9k area, ibig sabihin magkakaroon siya ng ganito kalaking gap. And the recent gap natin, 'di ba? Yung recent gap natin is it has been filled immediately. I am not saying na mangyayari ulit 'yun ngayon, pero kung mapapansin niyo, yung price action niya is almost the same, 'di ba? Nasa verge of recovery, nagkaroon ng gap and then na-fill, no? So tingnan natin mamaya 6:10 AM, 'yun, abangan niyo. 'Di ba? Ayun yung ticker niya, BTCKE2022, 'di ba? Or type nyo BTC1, yan, lalabas na yan, exclamation point. Lalabas na yan dyan sa inyong trading view. Di ba? I-monitor natin yan mamaya, sabay-sabay tayo. Tingnan natin kung magkakaroon ng malaking gap. Di ba? Kasi more or less, malaki ang chance na ma-fill agad yan. Kasi weekend ang nangyari yung mga ano, pumping actions. No, but again, hindi natin masabi kung mag-fill ba. No, marami pa rin tayong gap sa ilalim, meron din sa taas. Di ba? Tingnan natin kung alin ang una may hit. No, so kung umabot ka sa part ng video na to, diba? So, i-comment mo na lang na ano, late na late ka na, Sir Age. No? So, yun lang. As always, secure your profits and protect your capital. Cut losses without mercy. Kung may natutunan kayo, pwede nyo rin i-comment. At kung may gusto kayo matutunan mula sa akin, diba? Huwag kayong mahiya mag-comment. Nakasave lahat yung mga tanong nyo. Diba? Iniipon ko lang para isang bagsak ko na lang gagawin. Okay? So, yun lang. Let's go.